Alianza do Pin, Diocese de Pulog, Zamboanga del Norte, Diocese Pagadian, Zamboanga del Sur, Diocese Iligan, Lanao del Norte, o Prelatura sa Marawi, Lanao del Sur. Bueno, good lang, adara day. Atong i-discuss karong buntaga, and then atong before tayo mag-start, humingi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. So, bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw, ating talakayan ang patungkol sa birthday Mama Mary at saka ang ano po ba ang papel ni Mama Mary in terms of salvation para sa ating mga Katoliko. So, mungi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo, O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mga mananampalataya, naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkaligya. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So once again, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa iba't ibang bahagi ng daigdig, lalo-lalo na sa ating mga kapatid na mga OFWs nandiyan sa Europe. Atin din greet si Reverend Father Gilbert Ambrosa sa Milan, Italy. Isa sa aming mga spiritual advisor sa Te Maria sa Punto por Punto. So, sa kang Padre Rick Hinti sa Direct from Vatican, siya po ang nagbigay natin sa papal blessing. Maraming salamat, Father Ricky. At saka Reverend Father Darwin Gidgano, siya po ang director. Ha? The same time, spiritual director din sa Catholic Faith Vendor sa Punto por Punto, Worldwide Catholic Bible Study, from Tuesday to Friday. Saturday at saka Sunday, yung Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. So, direct tanongan na. Wala nang talakayin, wala nang tapiko. Direct to, ang dami, sabi ni Father Gilbert, daily sa punto por punto, mga viewers daily, mga 50,000 ang mga viewers sa team sa Punto por Punto. Ang dami nang nakabalik sa inahang simbahan, ang simbahang Katoliko, mula sa iba't ibang sikta. Dahil po sila ay naano sa, medyo nalinlang sila sa ibang mga sikta, dahil hindi po sila founded sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Ngunit sa Punto por Punto, maraming testimony na nakabalik sila sa awa ng Diyos o sa pag ano po sa Holy Spirit, no? Pag-guide po sa Holy Spirit. Basta open lang. Yung may open lang po tayo, hindi po tayo sirado. So, ang dami nang nakabalik. No? Merong nagbalik Islam at saka nagbalik na din sa ating simbahang Katoliko. Bueno, ating talakayin ngayong umaga, ang bakit ang simple naman ang calculation ng simbahan sa tradisyon,
Kung tingnan natin si Mama Mary, ang kapistahan po natin ni Mama Mary sa December 8, di ba? Immaculate Conception. So, pinaglihi siya ni, sa kanyang magulang, si St. Anne at saka St. Joaquin. Kung tingnan natin mga kapatid, ang pangalan po sa mga magulang ni Mama Mary, hindi natin mabasa sa Biblia, di ba? Pero bakit alam natin mga Katoliko na ang kaniyang mga magulang si Santa Ana o St. Anne at saka St. Joaquin? Dahil po, hindi lang po tayo Bible alone. Mayroon tayong tradisyon. So, yun ang dahilan na ang simbahang Katoliko nangaral na wala pang Biblia. You just imagine from 33 AD, pag buhos sa Holy Spirit, yung Pentecost, nangaral na ang simbahan, nagdagdagan sa araw na yaon, nagdagdagan ng 3,000, 3,000 ang nadagdag sa simbahan sa panahong yaon sa araw ng Pentecostes. Hanggang sa 3rd century, wala pang Biblia, patuloy nang nangaral ang simbahang Katoliko. Using yung tradition, oral teaching. So, kung tingnan natin si Mama Mary, ang kaniyang official natin, isa sa mga dogma ng ating pananampalataya kang Mama Mary, nga pinaglihis yan sa kaniyang ina, St. Anne, Santa Ana, sa buwan ng December, diba? Buwan ng December, December 8. So, kung tingnan natin na December 8, gideklarar yun ni Pope Pius IX na noong 1854 na panahon nga sa apparition po na sa ating mahal na Birhen Maria, nakita po siya sa mga babae lang, especially ni Bernadette, no? Soberos. So, tinanong siya kung ano po ba ang pangalan niya. Sumagot si Mama Mary na I am the Immaculate Conception. Yun nag-declarer ng simbahan, ang official dogma ng ating simbahan about Mariology, ang pagka-Immaculate Conception sa ating mahal na Birhen Maria. So, ibig sabihin na pinaglihis yan ni St. Anne December 8. So, from December 8, 9 months, yun lang, calculation lang po ng simbahan. Ha? Simbahan na ang nagdeklarar. Ang simbahan na nagbinigyan siya ng authority ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 18:18 at saka single ad po si St. Peter, Mateo 16:18 hanggang 19. Binigyan ng kapangyarihan na ano po ang ipahintulot dito sa lupa, ipahintulot dito sa langit. Kung ano po ang hindi ipahintulot dito sa lupa, hindi din ipahintulot doon sa langit. So, yun. From December 8, kung ating magbilang po tayo mga kapatid, kung tingnan natin sa Galacia 4:4, kung ating basahin, normal na ipinganak ang isang tao ay 9 months, diba? Pag hindi premature. Pag hindi premature, 9 months yun nga ipinanganak gikan sa sinapupuna ng kaniyang ina. So, 9 months yun mga kapatid. Kung ating basahin ang Galacia 4:4, kalimutan din natin ang ating eyeglass. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng babae at namumuhay sa ilalim ng kautosan. So,
kung tingnan natin og ang isang taong isilang sa isang babae ay 9 months yun, di ba? Sa normal. So from December 8, magbilang tayo, kailan ang 9 months? So walang iba ang September 8, di ba? Ating bilangin muna. Bago tayo ating i-discuss bakit po ang ating Panginoong, ating Mahal na Virgen Maria ay isang Immaculate Conception, at Immaculada Conception. December 8, January 8, 1 month. No, di ba? Pag February 8, 2 months. Pag March 8, 3 months. Pag April 8, 4 months. Sandali lang. Okay, ating balikan. January 8, 1 month. Huh? February 8 is 2 months. March 8, 3 months. April 8 is 4 months. May 8 is 5 months. June 8 is 6 months. July 8, 7 months. August 8, 8 months. September 8, 9 months. So, yun ang kalkulasyon ng Simbahang Katoliko. Bakit po nag-ating ikunita ang birthday ni Mama Mary, ating celebrate ang birthday ni Mama Mary, September 8, dahil po siya ay ipinaglihi sa kanyang ina na si Santa Ana sa araw ng 18 ng Disyembre. Then, inideklarar ni Pope Pius na 9 na ng ating Mahal na Virgen Maria is Immaculate Conception. Ngunit ang ating mga kapatid sa iba't ibang sikta, ang daming mga tuligsa nila patungkol sa ating Mahal na Virgen Maria. Bilang mga Katoliko, hindi naman tayo, hindi dipinsahan si Mama, hindi naman intensyon na to, hindi natin dipinsahan si Mama Mary. Humingi pa tayo ng tulong ni Mama Mary, di ba? Ang ating panampalataya bilang mga Katoliko sa ating Mahal na Virgen Maria, ang ating inidipinsa sa mga tuligsa. Isa sa mga tuligsa nila na bakit ang ating Mahal na Virgen Maria ay walang sala, na sabi ni San Pablo sa Roma 5:12 na nakapasok sa sanlibutan ang kasalanan, at ang kasalanan ay nagdala po ng kamatayan, at ang lahat ng tao ay mamatay. So, ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng tao ay nagkasala. Si Mama Mary ay isang tao. Bakit kayong mga Katoliko itinuturo ninyo na si Mama Mary ay walang sala? Maliban dyan mga kapatid, kung isa pa sa kanilang gamitin, ang Roma 3:9-10 na nakasala ang atin mo nang basahin na Roma 3:9-10 na yon ang isa sa mga barahan sa ating mga kapatid na mga iba't ibang sikta. Hindi natin ma-deny sa ating mga kapatid yon ang kanilang paniniwala, dahil po ang ating mga kapatid sa iba't ibang sikta, hindi naman nila alam ang ating pananampalataya ni Mama Mary. Ating basahin muna ang 3 sa Roma 9-10. Ha? Ano nga tayo, na tayo bang mga Hudiyo ay nagkaalamang sa mga hintil? Nagkalalamang sa mga hintil? Hindi. Sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao, maging Hudiyo o Grego. So, ano po ang sabi ni San Pablo? Nasa lahat ng ang tao
ay nasa kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao. So, ibig sabihin, sabi niya sa kanila, generic term, di ba? Termino general. So, lahat ng tao ay nasa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig bang sabihin, si Mama Mary ay hindi tao para po siya maiwas sa naturang sulat ni San Pablo. Proven, mga kapatid, na sa Gospel po ni St. Luke, ang ating mahal na Birhen Maria ay nagpasalamat po dahil po sa kanang Diyos na ating basahin sa Luke chapter 1 verse 47 nga nangailan nangailangan ang ating mahal na Birhen Maria ng yung mangliligtas. Ating basahin ang 47. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. So, nangangailangan si Mama Mary na mayroon ding Diyos na tagapagligtas sa kanya. Kung nangangailangan siya nga ng Diyos na tagapagligtas sa kanya, ibig sabihin na nagkasala siya at iniligtas. Yun ang isa sa mga gamitin nilang sitas sa ating mga kapatid. So, ating sagutin, punto por punto ang naturang mga tuligsa sa ating mga kapatid. Kung tingnan natin, mga kapatid, totoo naman yun na ang lahat ng sulat ng inamit nila, Roma 5:12, Roma 3:9-10, Luke chapter 1 verse 47, mayroon pang Roma 3:23, nakasala ang lahat at na layo po sa presensya sa Diyos. Totoo naman yon ang lahat ng mga, tama naman yon mga sitas na ginamit nila. Sa to siya, ang kanila lang mag-unawa, may hindi natin tanggapin ang kanilang mga pag-unawa. Unang-una, mayroong kasabihan, in every general law, there is an exception. Diba? Totoo naman nga ang lahat ng tao ay nagkasala. Ngunit, sa panahon, mayroong tao nga hindi pa ipinisiningilang dito sa salibutan ay pinili na siya ng Diyos. Yun ang ating mabasa sa Jeremiah chapter 5 verse 1. Jeremiah chapter 1 verse 5 pala, na mayroong tao na hindi pa isinilang dito sa salibutan ay pinili na siya ng Diyos. Sa panahon na si Eva nagkasala, ang unang babae, Genesis 3:15, sa pag nalinlang po sila ni Satanas, di ba? Pagdating sa Genesis 3:15, may binanggit na ibang babae ang Panginoong Diyos. Kung ating basahin ang Triskinsi, ating basahin muna, mga kapatid, ha? Para po tayo. Kayan, kayo ng babaeng laging mag-aaway. Laging mag-aaway. Binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan. At ang sakong niya'y ikaw ay tutuklaw. So, mayroon ng babae na binanggit ang Panginoong Diyos na lalabanan si Satanas, yung Ahas.
Hindi na yon sa iba. Dahil po sa iba ay naalipin na po ni Satanas, di ba? Natukso na ni Satanas. Ngunit ang naturang babae ay lalabanan niya ang kapangyarihan ni Satanas, yung bitin. Kung tingnan natin mga kapatid, yung ahas, di ba? Kung tingnan natin ang image po ni Mama Mary, Barren Sakuta o Immaculate Conception, mayroong ahas din sa kanyang paa, di ba? May ahas na tinatamakan niya. Ang ulo ng ahas. Yon ang katuparan sa Genesis 3:15. Sabi nila, hindi naman yun binanggit na si Mama Mary. Ang problema, kung hindi yun si Mama Mary, sinong babae yun? Kung tingnan natin ang Isaias, ang awit po ni Solomon, 4:7, na mayroong binanggit si Solomon na isang minamahal niyang babae na walang kasalanan. Then, maliban dyan, sa Genesis, awit po ni Solomon, 6:9-10, na ang naturang babae ay isang magsilang ng isang lalaki at tawagin siyang mapalad sa lahat ng kababaihan. So, may binanggit si Propeta Solomon na isang babae na tawagin ng mapalad sa lahat ng mga kababaihan at mag-anak ng isang lalaki. Kung tingnan natin ang Isaiah 7:14, pula po ni Propeta Isaiah na isang babaeng dalaga, ulay. Di ba? Ating basahin, di ba? Kung pinatunayan mula sa propeta na may isang babae, ating basahin muna ang Isaiah 7:14, mga kapatid. Para po bigyan natin ng ito. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. So, may binanggit si Isaias na isang babae, isang dalaga, o isang ulay sa Bisaya, na maglilihi at maganak ng isang lalaki at tawagin ng Emmanuel. So, kung tingnan natin ang Luke chapter 1 verses 26 hanggang 30, yung sa first joyful mystery, di ba? The Annunciation of the Archangel Gabriel to the Blessed Virgin. Nagpunta si Anghel Gabriel sa ating mahal na Birhen Maria at ibinalita niya na siya po ay maglilihi ng ating Panginoon Jesus sa Holy Spirit. O, ating basahin muna. Sa isang dalaga na ang pangalan ng Maria, siya ay natatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Suma sa inyo ang Panginoon." Tingnan mo ng klaro yun, mga patid. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at isang
at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyang niyon. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Kung tingnan natin mga kapatid, sa Isaiah City 14, may binanggit niya isang dalaga. Sa awit po ni Solomon, size 9 hanggang 10, isang babae, mga mag-anak, silang ng isang lalaki, at tawagin ng mapalad sa lahat ng mga babae. Kung tingnan natin, walang iba. Kung sa Bisaya na Biblia, isang babaeng ulay. Diba? Ang ginanggit ni Isaiah. Pag bisita po ni Anghel Gabriel, sino po ba ang binisita? Walang iba, si Mama Mary. Kung sa Bisaya, mayon si Mama, sabi ni Mama Mary, ulay ako. So, ang binanggit ng ni Isaiah, hula ni Isaiah, may isang babae o dalaga o ulay. Walang iba ang katuparan na binisitaan ni Anghel Gabriel ang ating mahal na Birhen Maria. Kung tingnan natin ang sin Isaiah 7:14, tawagin siya ng Emmanuel. Kung dito tayo sa Gospel ni St. Mateo 1:23, sa mga kapatid, malinaw na ang hula ni Propeta Isaias ay walang ibang katuparan ang ating mahal na Birhen Maria. Ating basahin ang 1:23 sa Mateo. Diba? Malinaw na malinaw mga kapatid na ngunit hindi ginalaw ni Jose sa Maria hanggang sandali lang. 25 na pala to. Dito tayo sa 23. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos, God with us. So, malinaw mga kapatid na ang hula from sa mga hula po na mga propeta, walang ibang katuparan na babae ang ating mahal na Birhen Maria. So, yun ang dahilan mga kapatid na si Mama Mary ay preserved ng Panginoong Diyos para po siya maging ina sa ikalawang persona ng Holy Trinity na nagkalamang tao. Kung para sa kanila, hindi si Mama Mary, sinong babae? Palinaw naman yon ang ating binasa ng mga supporting mga teksto o mga supporting verses na walang iba ang ating mahal na Birhen Maria. Kung dito tayo sa kaalam po ni karunungan po ni Solomon sa 1:4 na ang karunungan ng Diyos ay hindi po siya papasok sa isang tao na may alipin po ng kasalanan. So malinaw na ang karunungan ng Diyos ay hindi pumasok sa isang tao na alipin po ng kasalanan. Sino po ba ang karunungan ng Diyos? Kung tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 24, walang iba ang karunungan ng ating ng Diyos, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Kung tingnan natin, ating basahin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Atin mo nang basahin mga kapatid, no? So, ang dami pang mga tuligsan nila sa ating mahal na Birhen Maria,
Pero hindi natin, hindi po tayo magtaka mga kapatid, bakit yun ang papel po ng ating mga kapatid na grabe tumatake sa ating mahal na Virgen Maria. Dahil po sa Henesis 3:15, dalawa lang po ang salinlahi ni sa Satanas at salinlahi ng babae na ang ating mahal na Virgen Maria. Ang salinlahi ni Satanas ay umatake sa salinlahi ng babae, at ang salinlahi ng babae ay dudurugin niya ang ulo ni Satanas. Ating basahin ang unang Korinto 1:24. Subalit sa mga tinatawag ng Diyos, maging Hudiyo at Grigo, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. So, malinaw na pagkatid na ang karunungan ng Diyos ay hindi papasok sa isang tao na naalipin po ng kasalanan. At walang ibang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, walang iba ang ating Panginoong Hesus. Hindi natin ma-deny mga kapatid na ang ating Panginoong Hesus Kristo mula sa sinapupunan ng ating mahal na Birhen Maria. Ano po ba ang purpose na ang Diyos ay naging tao? Yun ang ikalawang persona ng Holy Trinity. Ano po ba ang mission niya dito sa sanlibutan? Kung tingnan natin mga kapatid, ang Hebrehanon 14, Hebrehanon 2:14, ating basahin mga kapatid. Kung ano po ba ang purpose, bakit nagkatao ang tao? Ang San Juan 4:24, ang Diyos Espiritu, walang buto, walang laman, walang ano pa, di ba? O, Espiritu, purely Spirit ang Diyos. Ngunit, kumuha siya ng laman mula sa isang babae. O, ating basahin muna ang 2:14 sa Hebreo. Hebrano, natin basahin. Kung ano po ba ang purpose, ha? Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So ang purpose na ang Diyos ay nagkalaman ng tao, kumuha siya ng buto, laman, dugo mula sa ating mahal na Birhen Maria para po ating basahin, ha, para po maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So malinaw na po atin na hindi natin ma-deny na ang katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo na nagbuhat sa cross patong Kalbaryo para po tayo iligtas yung redemption, di ba? At ibinibuhos ang kanyang dugo sa cross para po tayo mailigtas at mahugasan po ang ating kasalanan. Yan ating mabasa sa unang Juan 1:7 na ang dugo ng ating Panginoong Hesus na ibinubuhos niya sa cross, yon ang ginamit niya sa paglilinis sa lahat nating kasalanan. Ang tanong, saan po ba galing yung dugo ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesus Kristo, na ginamit niya, binuhos niya para po tayo
maligtas para po mahugasan o malinisan ang ating kasalanan. Walang iba, wala po kang Mama Mary, mga kapatid. Di ba? Yun ang dahilan na ang laki ng malaki ang papel po ni Mama Mary sa panahon, ha? Sa proseso po ng kaligtasan in terms of redemption. Yeah. Sabi ng ating Panginoong ating mga kapatid sa iba't ibang sikta na hindi naman natin pwede deny na mayroon naman sa nanlahi ni Satanas. Kung ang lahat na lang ang lahat na ay tatawag sa ating mahal na Virgin Maria na blessed, so wala nang sa nanlahi si Satanas. Yun ang dahilan na ating kung tingnan natin ang una na ang unang nagpupuri sa ating mahal na Birhen Maria, walang iba ang anghel, di ba? Ang anghel, yung sabi sa anghel o ng Luke chapter 1 verse 26, 27, 28 hanggang 30, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Ang anghel yun ang nagsabi, salita yun ang anghel. So, sa 30, huwag kang matakot, Maria, sabi ng anghel. Dahil po, kinalulugdan po kayo ng Diyos at manatili ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Ang unang nalulugod po ni Mama Mary ang Diyos. Tapos, umalis ang anghel at si Mama Mary ay nagpunta sa kanyang pinsan na si Santa Elizabeth. At pagdating ni Mama Mary sa kanyang pinsan, ating basahin muna mga kapatid, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Tapos na ibinalitaan siya ng anghel na siya po ay maglilihi ng Espiritu Santo, yung ikalawang persona ng ating sa Holy Trinity, ng ating Panginoon Jesus, nagpunta right after, nagpunta din siya kang Santa Elizabeth. Hindi matagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Kung tingnan natin mga kapatid ang sulat po ni awit ni Solomon, size 9 hanggang 10, na may isang babae manganak, magsilang ng lalaki at pinagpala sa lahat ng babae. At walang nag-confirm na sino ang pinagpala sa lahat ng babae mula po sa bibig ni Santa Elizabeth na puspos sa Espiritu Santo at sinabi sa kanya ni Mama Mary na pinagpala ka sa lahat ng mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin
ng ina ng aking Panginoon. So malinaw na mga kapatid, yun ang isa sa mga dugma natin na si Mama Mary is tawagin ng Mother of God. Kung dito tayo sa libro ng Isde, ang dami pang mga tuligsa sa ating mga kapatid sa iba't ibang sikta, especially yung mga born again, na Mama Mary, ang daming anak nila ni San Jose, di ba? O mga paratang nila sa ating mahal na Birhen Maria, hindi naman natin i-deny mga kapatid, dahil po, dalawa lang ang salinlahi sa Genesis 3:15. Salinlahi ni Satanas at salinlahi ni Mama Mary. Natural na lang na at hindi lahat ng salinlahi ay tatawag ng mapalad ni Mama Mary, dahil po kung ang lahat na lang ay tatawag ng mapalad kang Mama Mary, wala nang salinlahi si Satanas. So, ating basahin ang isa sa mga lib aklat ng SDE patungkol po sa ating mahal na Birhen Maria. Mary, Mother of Jesus and Descendant of David. Rome chapter 1 verse 3, Acts chapter 2 verse 30. Mary had no other children. A fact we know because Jesus at his death entrusted her to the care of his disciple, John. John chapter 19 verse 26-27. Jesus' brothers were sons of Joseph from his previous marriage. So, yun ang turo ng SDE na ang ating mahal na Birhen Maria, walang ibang anak. Dahil po, sa panahon na ang ating Panginoong Hesus nandyan sa cross ay ibinili niya ang kanyang ina sa kanyang mahal na apostol at tinatanggap na maging ina. Diba? Sa kultura po, kahit dito sa atin, insulto naman yun na kung ang yung ina ay ibiglin sa ibang tao o hindi kamag-anak o kaya hindi yun sa dapat sa kapatid. Pero ngunit, bakit din doon sa ibinibili ni sa ating Panginoong Jesus kang dyan? Yun ang argumento, yun ang logic na wala siyang ibang anak. Di ba? O, sabi ng SDA sa kanilang libro, kanilang aklat, na yung mga brothers po ni Joseph, ni Pangina, sa ating Panginoong Jesus, ay mga anak po yun ni St. Joseph sa previous marriage niya. Yun. Wala na po tayong tamang oras sa atin munang i-acknowledge ang ating mga kapatid. Ha? Eric Romero, dito tayo. Dito tayo sa atin munang i-acknowledge. Meron na lang tayong last 5 minutes. Ha? Bago magtapos ang ating programa, atin mo nang dito. Atin mo nang tingnan ang atin dito. Happy Lord's Day and God bless SND Lano del Norte. Carlos Rebel Acapulco, good morning bro. God bless watching. Maraming salamat bro, Carlos. Silito ay Babor. Listening and watching here in Josefina, Our Lady of Fatima, Paris, God bless. Maayong buntag bro, from bro Eric Romero, ating kasama sa Board of Governors sa Catholic Fetimender National. Maraming salamat bro Eric. At sa lahat nating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel, sana patuloy kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel.
Yan mga kapatid. So, ang dami pang mga tulog sa nila, ang paratang nila, ang ating mahal na Birhen Maria, ang daming anak, ang ating mahal na Birhen Maria, hindi totoo na siya po ay mapalad dahil mas mapalad pa ang isang taong nananiwala ng Panginoong Diyos at sumusunod sa kanyang utos, kautusan. Yon, isa sa mga ating sagutin, dami pa. Bakit tayo na ay lalapit na Mama Mary na sabi ni sa isang sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 na Jesus is the only mediator between God and man. Ang walang ibang mediator sa pagitan ng Diyos at sa tao ang ate lang Panginoon Jesus, di ba? So, isa pa yun na kailangan nating sagutin. Ngunit wala na tayong susunod na lang, baka mamayang hapon, ating patuloy nating italakay doon sa bahay na lang ang patungkol sa iba pang mga pagsagot sa mga tuligsa pa o iba pang mga tuligsa sa ating mga kapatid sa iba't ibang sikta. So, sabi ni Mama Mary sa katapusan, Lucas 1:48, ating basahin mga kapatid, kung ano ang sabi sa ating mahal na Birhen Maria, Lucas 1:48, sabi sa ating mahal na Birhen Maria na sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng salinlahi. So yun ang sabi ni Mama Mary mula noon hanggang ngayon siya ay tatawagin ng mapalad sa lahat ng kanyang salinlahi. Swerte po tayo makatoliko. Kaya hindi natin maidininay na tayo po ang salinlahi ni Mama Mary. Tayo lang po ang palaging nagpupuri sa ating mahal na Birhen Maria. Diba? Alang lalo na sa pagpupuri natin ng Santos na Rosario, Holy Rosary. So ang hindi ang umatake sa ating mahal na Birhen Maria, ang lahat ng umatake sa ating mahal na Birhen Maria, siya po ay salinlahi ni Satanas sa Genesis 3:15. Wala po tayong tamang oras. Sa ngalan po sa ating partner versus control, ating Brad Junior Babayran, ating production head Brad Manuel Roncalio Jr., ating sub na Chief Executive Sir, Reverend Father Dari Rosales, of course, ating station manager, walang iba, ating pinakamahal ng Archbishop Martin Sarmiento Humar, sa kalan po sa Catholic Faith Vendor, sa Deliverance Ministry, sa Evangelization of Purse at SDDM, yung lingkod, Brother Tatarsal, kaming lahat, ay magsabi, Happy Sunday sa lahat at God bless us all. Dr. Bolli Sir Virgin.